Kasi Carvalho gumawa ng sariling history after 17 years sa UST. Bilen MVP mode, Gagate deserve ulit ang Best MB UST Hakot Award. Kasado na nga ang semifinals sa darating na May 4 at May 5, kung saan ay maghaharap nga ang FEU at NU and UST at LaSalle. For sure ay hindi tayo bibiguin ng apat na koponan na bigyan ng mainit at magandang laban. Well, all teams in the Final Four ay naghahangad na makatungtong sa finals. Kaya naman i-expect na nating solid na performance ang ipapakita nila. Pero ngayon ay alamin natin ang mga individual na nakasungkit ng bonus, ika nga kung tawagin nila. Isang malaking karangalan nga ang ibibigay ni UST sophomore setter Cassie Carvalho sa UST. Bakit? Alamin natin. Unahin na natin sa Best Open Hitters. Muling na-reclaim ni former rookie MVP Bella Bilen ang award na first Best Open Hitter na nakuha niya noong Season 84. Well, hindi naman maikakaila kung gano'ng kagaling si Bella at kung gano'ng katalinong maglaro. Habang hindi rin nagpahuli si UST Super Rookie ang Ge Poyos bilang second best open hitter. Solid na performance ang ibinibigay ni Poyos every game, kaya hindi makapagtatakang isa siya sa mga aangat sa open hitter position. Pagdating naman sa opposite hitter ay hindi rin nagpatalo si Eliza Solomon upang ima-reclaim ang kanyang award na ito na una niyang nakuha noong Season 84. Matinding showdown ang ipinakita nilang dalawa ni DLSU star Shivana Laput, pero hindi siya nagpatinag sa rising sophomore na si Shivana. Back-to-back best libero naman para kay USC team captain Det-Det Pipito. After the elimination round, Det-Det rank 1 in both digging and receiving department and 15 in setting. Det-Det got her first UAAP award best libero last season 85. Mula nga noong first game this season, Pipito is very consistent. Samantala ay back-to-back-to-back best MB naman para kay DLSU star Thea Gagate. Si Gagate nga ang kauna-unahang player sa UAAP Women's Volleyball na nakuha ang Best MB Award in 3 straight season, from Season 84 hanggang ngayon Season 86. Kaya naman mapapabilang siya sa listahan ng gumawa ng kasaysayan sa volleyball dito sa Pilipinas. Ayon naman sa mga fans ay sana this semis ay mas ma-maximize si Gagate, habang si UP star Ninya Itang naman ay back-to-back Best MB din. Nakuha niya ang kanyang Best MB Award noong last season 85. At ang isa nga sa hinahangaan ngayon ay si USC sophomore setter Cassie Carvalho, kung saan ay matagumpan niyang inorchestrate ang buong elimination round dahil sa kanyang superb setting. At siya nga ang itinatanghal na best setter for this season. Makabuluhan ito para sa UST community dahil sa unang pagkakataon after 17 years or mula noong UAAP Season 69 ay nakuha muli ng UST player ang award na best setter. Matatandaan si Denise Patricia Tan ang nakakuha ng best setter award way back Season 69. Kaya naman congratulations Cassie Carvalho. Pagdating naman sa ating Rookie of the Year ay hindi na may pagkakaila, wala nang tanong-tanong. It's Angge Poyos of UST ang ating itatanghal na Rookie of the Year. Pagdating naman sa Season's MVP ay muli, Bella Bilen ire-reclaim na ang kanyang MVP award na una niyang nakuha noong Season 84, which is her rookie year. Well, from offense to defense naman ay talagang tinatrabaho ni Bella Bilen, kaya naman sobrang deserve niyang ma-reclaim ang award na ito. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.